Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang karera. Ang iba ay mabilis ang usad, ang iba naman ay mabagal. Yung iba ay tumigil na sa pagtakbo at nawala ng pag-asang manalo. Ako kaya, saan ako nabibilang sa tatlong karera ng buhay? Ako ba'y mabilis na tumakbo, mabagal o tumigil na at nawala ng pag-asa? Mga katanungan ng kapuso nating sender para sa araw na ito na sabay-sabay po nating sasagutin sa inyong pagtutok sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Story. Dear Papa Dudut, magandang araw at tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mayla. Ako po ay nanggaling sa isang mahirap na pamilya. Ang aking ama ay isang manging isda at ang aking ina ay naglalako sa palengke ng gulay. At kung anumang mahuling isda ng aking ama ay siyang uulamin namin. Apat kaming magkakapatid, Papa Dudut. Ako ang panganay, dalawang lalaki at babae ang bunso namin. At hindi po sa pagyayabang, Papa Dudut, pero may itsura kaming magkakapatid. Kahit pa sunog kami sa araw dahil kung minsan ay sinasamahan namin si Mama sa paglalako ng gulay at isda, pero nananatiling maputi at makinis ang aming kutis. Simple lang ang aming pamilya. Simple lang din ang aming mga pangarap. Kahit mumunting bagay ay nakapagbibigay sa amin ang kasiyahan. Naaalala ko pa nga, Papa Dudut, na isa sa mga pinakamasayang araw sa buhay ko ay noong nagtapos ako ng high school. Graduate ako bilang salutatorian, masayang-masaya ako noon, maging ang aking mga magulang at mga kapatid ko. Kahit wala kaming kapera-pera ay naghanda si Mama ng pansit, kakanin at nagkatay sila ng limang manok. Bata pa lamang ako ay alam ko na ang hirap ng buhay. Lagi kong naririnig ang aking mga magulang na nag-uusap kung paano nila maiaahon ang buhay namin. Isa sa mga malimit kong marinig kay tatay ay ang mapaganda ang aming bahay. Kahit na bungalo man lang. Nasa hapagkainan kami noon nang kinausap ako ni tatay tungkol sa pagpapatuloy ko ng pag-aaral sa kolehiyo. Kahit pa daw sobrang hirap ng buhay namin at kasya lamang sa pang-araw-araw ang kinikita ni nanay sa paglalako ng gulay at sa mga huling isda ni tatay ay gagawin nila ang lahat makapagtapos lamang ako ng pag-aaral. Ganon ka determinado ang mga magulang ko, Papa Dudut. At kung ako lang ang papipiliin, Papa Dudut, ay mas gugustuhin ko na lang na sana itulungan sila sa paghahanap buhay. Pero tama naman ang rason ni tatay na mas makakatulong ako sa kanila kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral. Isang gabi bago ako lumuwas para makapagpa-enroll ay nakita ko si tatay na nasa ilalim ng puno ng mangga. Nilapitan ko siya at naupo ako sa tabi niya. Tay, ano pong iniisip ninyo? Magalang na tanong ko. Nilingon ako ni tatay, Papa Dudut, sa may akbay sa akin na may ngiti sa kanyang mga labi. Iniisip ko lang, anak, na magkukulehiyo ka na. At nakikinita ko na ang tagumpay ng pamilya natin. Puno ng pag-asang, sabi ni tatay. Napangiti din ako sa ideyang iyon at na-imagine ko ang sarili ko na nakamit na nga ang tagumpay. Alam mo, anak, nung bata pa ako ay pangarap ko maging isang abogado. Pero mahirap lang ang buhay namin. Kaya walang nangyari. Mahirap pa kami sa daga at walang sapat na pera para gastusin sa pag-aaral ko. Kaya nga, elementary lang ang natapos ko. Kaya naman kahit man lang sa inyong mga anak ko ay matupad ang mga pangarap ko sa buhay. Pagbabalik tanaw ni tatay. Salamat, tay. Pangako ko po sa inyo, tutuparin ko po ang mga pangarap nyo. Nakataas pa ang kamay ko at puno ng pag-asang sabi ko kay tatay. Anak, tama yan. Alam mo kasi kapag nakapag-aral ka, magagawa mo lahat. Yung walang kahit na sinong yuyurak sa pagkatao mo. Hindi ka pwedeng tapak-tapakan ng ibang tao. Alam mo kung paano ipagtanggol ang sarili mo at higit sa lahat, may armas ka para lumaban. Ang sabi ni tatay. Natapos ang usapang yon, Papa Dudut, na puno ng pag-asa. Nakapagdesisyon na kami, nakukuha ako ng kursong Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management. Kinaumagahan, maaga kaming nagbiyahe ni nanay para mag-enroll sa isang universidad sa probinsya.
Napili namin ang isang state university dahil yun lang ang kaya namin. At sabi ng mga kakilala ko ay maayos naman doon. Nangutang lang si tatay sa mga kapitbahay. At sa awa naman ng Diyos ay nakakuha ko ng scholarship, Papa Dudut. Dahil sa lutatorya naman ako. Nalibre noon ang kalahati ng tuition ko. Binayaran na rin namin ang natirang kalahati para daw allowance na lang ang problemahin sa mga susunod pang araw. At bago matapos ang araw ay nakapaghanap kami ni nanay ng boarding house sa likod ng eskwelahan. Pinili namin doon na maghanap para hindi na ako magpamasahe pa. Umuwi din kami kaagad ng araw na yon. At habang wala pang pasok ay tumulong muna ako kay nanay sa paglalako ng gulay at isda. At sa paraang yon, Papa Dudut, ay maipapakita ko sa kanila ang aking lubos na pagpapasalamat. Nang sumapit naman ang pasukan ay hinatid ako ni nanay at tatay sa aking kasera. Dala-dala namin noon ang lahat ng gamit ko. Bumili na rin kami noon ng second hand na cellphone para may magagamit kami, lalong-lalo na kapag emergency. Ago sila umalis ay katakot-takot na paalala ang iniwan sa akin ng aking mga magulang. Pag-aral kang mabuti anak ha, isipin mo ang hirap ng buhay natin. Paalala ni tatay. Oo anak, huwag ka munang makipagligawan ha. May tamang panahon para sa pag-ibig na yan. Umiwas ka muna sa pakikipagbarkada. Baka mapabayaan mo ang pag-aaral mo. Sunod naman na paalala sa akin ni nanay. Opo, pangako ko po sa inyo. Tatapusin ko po ang pag-aaral ko. Nakangiti namang sagot ko sa kanila. Marami pang iniwang paalaala ang mga magulang ko bago sila umalis. Naiyak pa nga ako noong ilang minuto pa lang silang nakakaalis. Dama ko kasi Papa Dudut na mag-isa na lamang ako. Palibasay nasanay ako na nandyan lagi ang mga magulang ko na umaalalay sa akin. Mabuti na lang at marunong ako sa mga gawaing bahay. Lalo na sa pagluluto, kaya nga BSHRM ang kursong kinuha ko. Nakagaanan ko naman kaagad ng loob ang mga kaboardmates ko, lalong-lalo na si Ate Jen na kakwarto ko. Napakabait niya at napakamaalalahanin. Parang kapatid ang turing niya sa akin. Malayo kasi siya sa pamilya niya na nasa Batangas, kaya naman wala siyang masyadong kakilala. Nagkatrabaho siya bilang cashier sa isang hotel. Maayos din ang unang araw ng klase namin. Marami ako mga naging kaibigan. Karamihan sa mga classmates ko ay puro babae, kaya madali lang silang pakisamahan. Iilan lang ang lalaki at ang ilan pa ay mga binabae. Maayos naman ang unang linggo ng klase, Papa Dudut. Nakapag-adjust na ako sa pamumuhay sa lungsod. Natutunan ko na rin noon ng mag-isang pumunta sa plaza at hindi na ako takot na tumawid sa kalsada. Sa pagdaan ng mga araw at buwan ay lalo akong naging kampante sa lungsod. Nagkaroon na rin ako noon ng mga barkada, karamihan sa kanila ay mga kaklasiko. Isang gabi, nagaya silang mag-inuman daw dahil birthday ni Cathy, isa sa mga apat na magbabarkada. Nung una ay natakot ako, Papa Dudut, dahil hindi ko pa nararanasan na uminom at natakot din ako na baka makarating sa mga magulang ko. Pero nakarinig ako ng salita sa mga kabarkada ko. Ano ka ba naman, Mayla? Ang KJ mo naman eh. Ngayon lang naman eh. Ang sabi ni Jenny, isa sa mga pinakapasaway sa mga barkada. Oo naman, para ka namang santa. Hindi bagay sa'yo, Neng. Di na uso ngayon yan. Wala ka na sa panahon ni Maria Clara. Ang sabi naman ni Cathy. Tawa na noon ang buong barkada sa mga sinabi ni Cathy. Sa huli ay napapayag nila ako na sumama sa kanila. Nagpunta kami sa apartment ni Cathy. Walang tao doon dahil umuwi ang mga kasamahan niya. Nag-inuman nga kami, Papa Dudut. Hindi ko inaasahan na ganun pala ang mga kabarkada ko. Grabe sila kung tumagay at parang wala ng bukas. Talo pa nila mga sanggano sa kanto. Napasubo na rin ako noon. Sa gitna kasi ng inuman ay naririnig ko pa rin ang salitang KJ. Kaya sinabayan ko na rin sila. Ramdam ko noon ng hilo at pangangapal ng balat ko nang may kumatok sa pintuan. Dali-daling binuksan ni Cathy ang pintuan at nakita ko ang apat na lalaki na nakangiti. Agad na niyakap ni Cathy ang isang lalaki at nakipag-appear sa mga ito. Guys, boyfriend ko si Jay.
pakilala ni Kathy sa lalaki niyakap niya. Hi! Ito nga pala mga barkada ko, si Ruben, John at si Mike. Pakilala naman ni Jay sa mga kasamahan niya. Meet my friends too, si Jenny, si Rose at Mayla. Single yung mga yan. Humagik-hik pa ng tawa si Kathy. Nakipag-shake hands ang mga lalaki noon sa amin. At kahit may tama na ako ng alak ay ramdam ko ang pagpisil ng isang lalaki na nagngangalang Mike sa mga palad ko. Nagulat ako sa ginawa ng lalaki kaya tinignan ko siya ng diretso. Pilyo ang mga ngiti noon sa akin na animoy nagpapakyute. Magagalit na sana ako sa kapreskuhan niya nang mapansin ko ang itsura niya. Hindi siya nagpapakyute papadudot dahil hindi na niya kailangang gawin yon. Inborn na kay Mike ang pagiging cute. Moreno si Mike, may kalakihan ang kanyang pangangatawan pero fit. At sa tansya ko ay nasa 19 pa lamang siya. Mga nasa 5'8 ang kanyang height. Medyo mahaba ang kanyang buhok. Parang buhok ng mga bida sa Korean telenovela. Cool ang forma niya, Papa Dudut. Naka-cargo shorts lang siya at isang body-hugging na shirt. Kinikilig ako sa mga pahiwatig na yon ni Mike pero hindi ko pinahalata. Nagkunwari akong hindi apektado pero lalo pang sumidhi ang mga nararamdaman ko nang umupo siya sa tabi ko. Nakasalampak lang kami sa sahig noon at sa pag-upo niya sa tabi ko ay nagtatama ang aming mga tuhod. Patay mali siya pa rin ako noon kahit na noong nararamdaman kong titig ng titig pa rin siya sa mukha ko. Dumaan pa ang ilang minuto at tipsy na kaming walo. Iba na rin ang aming mga kilos, lalo na ang magkasintahan na sina Kathy at si Jay na umexit na sa kumpulan at nagpunta sa kwarto na nasa tabi ng sala. Samantalang sina Jenny at Myra naman ay nakikipagharutan na kina Ruben at John. Awkward para sa akin ang moment na yon, lalo na't nakakahalata na akong titig ng titig sa akin si Mike. Ipinagpatuloy ko na lamang papadudot ang paglaklak ng paglaklak at pagpasak ng lechong manok para maikubli ang pagkabugdang puso ko sa mga titig ni Mike. Maya-maya pa ay tumayo na ang apat naming kasamahan na iwan kami ni Mike sa sala. Ramdam ko noon ang pangangapal ng mukha ko na epekto ng nainom ko. Nararamdaman ko na rin ang hagod ni Mike sa bato ko. Paglingon ko sa kanya ay akma namang hahalikan niya ang bato ko kaya naman dumiretso ang mga labi niya sa pisngi ko. Itinulak ko siya sa mga ginawa niya pero hindi siya nagpapigil kundi itinuloy pa niya ang paghalik sa mga labi ko. Pilit na nilalabanan ang isip ko ang ginagawa ni Mike pero lumalaban ang damdamin ko. Hindi ako pamilyar sa pakiramdam na yon, Papa Dudut. Ang alam ko lang ay ramdam ko ang init na dumadaloy sa bawat himaymay ng aking katawan. At nakakadagdag pa sa sensasyong dulot ni Mike ang mga hagik-hik na dinig na dinig ko buhat kay Kathy at sa nobyo niya na si Mike. Unang beses kong mahalikan, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano sasagot sa mga galaw ng labi ni Mike. Maalab, mapusok at nakakabaliw ang mga tagpong yun. Kung saang-saang bahagi ng katawan ko dumapo ang mga kamay ni Mike. Ewan ko kung bakit ako nagpapaubaya. Para akong puppet na pinapagalaw ng kung sino. Isang iglap lang ay hawak na ni Mike ang mga kamay ko. Sa pagkagulat ko ay bigla akong napatayo. Mistula akong binuhusan ng malamig na tubig at ng mahimasmasan ay nagtatakbo ako papunta sa labas ng apartment nila Kathy. Sa labas ay nadatnang kong may kanya-kanya ng pwesto ang mga kasamahan namin at may ginagawa pang milagro. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon kung tatakbo ba ako paalis ng apartment kung saan ay mapanganib o kung babalik ako sa loob kung saan ay may mapanganib na bagay na kanina lang ay nahawakan ko pa. Habang nasa ganun akong sitwasyon ay narinig kong may mga nagsalita sa loob ng bahay. O pare, para kang natalo sa sabong ah. Ang boses ni Jay na may kasamang pangangantsaw. Oo nga pare, natakot eh. Sagot naman ni Mike. Narinig ko din noon ang hagik-hik ni Kathy. Doon na ako naglakas ng loob na bumalik sa loob. Wala naman na siguro ang kinakatakutan kong bagay. Mukha ng pagkadismaya ang nakita ko kay Mike pero lakas loob pa rin akong umupo ng sofa na kinakaupuan niya na parang wala nang nangyari.
Maya-maya pa ay isa-isa nang pumasok ang mga kasamahan namin na maluluwag ang ngiti. Nakita kong nakapulupot pa sina Jen at Myra sa mga partners nila at talagang walang pakundangan ang pagpapakita nila ng affection sa isa't isa. Ngunit nang mapansin nila ang malungkot na ekspresyon ng mukha ni Mike, ay naging formal na sila. Sa kabila noon ay wala nang nagtanong dahil alam nila ang sagot. Nakita naman nila akong lumabas ng pinto. Natapos ang gabing yon na walang imik si Mike hanggang maghiwalay na kami ng landas. Kinabukasan ay nagising ako sa isang tawag na galing sa cellphone ko sa isang unregistered number. Hindi ko sinagot ang tawag dahil inaantok pa ako. Sinubukan ko na lang na bawiin muli ang tulog ko pero tumunog na naman ang cellphone. May nag-text base sa message alert ng tone nito. Kahit pupungas-pungas ay binasa ko na lang ang nilalaman ng mensahe. Galing yon sa parehong numero na hindi ko nasagot. Galing yon kay Mike. Ang sabi sa mensahe ay magkita raw kami sa plaza. Nag-reply ako at sinabi kong walang rason para magkita kami pero nag-reply muli siya na kapag hindi daw ako nakipagkita sa kanya ay hindi na niya ako kukulitin kahit kailan. Sa isip ko ay tama lang ang desisyon kong hindi na magpakita sa kanya. Hindi ko na lamang nireplyan ang mensahe ni Mike. Maya-maya pa ay tumunog muli ang cellphone ko at sabi ng text ay eksakto alas 8 raw ng gabi ay hihintayin niya ako sa harap ng palengke. Napaisip ako saglit pero firm pa rin ang desisyon kong hindi na siya siputin pa. Pumasok ako sa klase ng araw na yon na pilit na winawak siyang tungkol kay Mike. Ngunit pagsapit ng alas 7 ay aburido na ako. Namalayan ko na lang ang sarili ko na naghahanda na para sa pagkikita namin. Eksakto alas 8 ng gabi nang dumating ako sa tagpuan namin ni Mike. Nakita ko siyang nakatayo sa harap ng plaza. Hanggang tenga ang ngiti niya noon. Kabado naman ako noon lalo na at wala akong karanasan sa pag-ibig. Sinalubong ako ni Mike at hinawakan niya kaagad ang kamay ko sabay para ng tricycle. Sumakay nga kami ng tricycle ni Mike. Narinig ko pa silang nag-uusap ng tricycle driver. Saan kayo pare? Tanong ng mamang tricycle driver kay Mike. Diyan lang boss, sa hotel na pinakamalapit. Walang anumang sagot ni Mike. Nagulat ako sa sinabi ni Mike. Aatras na sana ako pero tumakbo na ang tricycle. Napapikit na lamang ako sa isipin sa mga maaaring mangyari sa amin. Ilang sandali pa ay nasa loob na kami ng kwarto ng hotel. Kabadong-kabado na ako noon lalo na noong binuksan niya ang TV kung saan ay eksaktong naghahalikan ng dalawang bida sa pelikula. Lumang pelikula yon kung saan ay pinagbibidahan ni Joyce Jimenez at Albert Martinez. Ang pelikulang Scorpionites. Mainit ang tagpo sa pelikula. Walang pakundangan kung maghalikan ng dalawang bida. Tahimik lang ako noon habang nakaupo sa kama samantalang si Mike naman ay nagtatanggal na ng pantalon at t-shirt. Boxer shorts na lang noon ang natitirang suot niya. Hindi pa rin ako makatingin sa kanya dahil naaasiwa ako sa itsura niya. Pinipigilan ko din noon ang sarili ko na mapadako ang tingin sa suot niyang boxers. Kasalukuyan na noon ang eksena sa pelikulang Scorpionites sa tagpong kumakain ang dalawang bida ng tsokolate. At kung saang-saang bahagi ng katawan ng babae nakapahid ng tsokolate. Hindi ko na matagalan ang eksenang yon kaya napatayo na ako para pumunta sa banyo pero hinila ako ni Mike. Sa lakas ng pagkakahila niya sa akin ay pumaimbabaw ako sa kanya, dahilan para hindi na ako makapalag na sakupin niya ang aking mga labi. Mabilis ang kilos ni Mike, mistulang sinasabayan niya ang aksyon ng kasalukuyang nangyayari sa dalawang bida sa pelikula. Ilang saglit lang ay nakayakap na siya sa akin ng mahigpit. Napapikit na lamang ako nang simulan niyang tanggalin ang botones ng blouse na suot ko. Oo, Papa Dudut. Hindi katulad noong una na kahit lango ako sa alak ay nakapagpigil pa ako dahil nang gabing yon ay bumigay na ako kay Mike. May nangyari sa amin at ang kinakatakot ko noon ay baka magbunga. Sa gitna ng pag-iisip ko ay bigla na lamang akong napatayo mula sa kama. Dali-dali akong nagbihis at kahit na anong pigil ni Mike ay lumabas pa rin ako ng kwarto. Hindi niya ako nasundan dahil wala siyang suot noon. Mag-aalas 10 na noon ang gabi at walang katao-tao sa daanan pero wala akong takot na naglakad. Kung saan ako tutungo, hindi ko alam.
Malayo-layo na rin ang narating ko. Pagod na rin noon ang mga binti ko at namamanhid na. Patuloy pa rin ako sa paglakad. Nang bigla akong nakarinig ng malakas na pagbagsak ng kung anong bagay malapit sa kinakatayuan ko. Isang motorsiklo ang sumalpok sa puno ng akasya. Ilang metro lang ang layo sa kinakatayuan ko. Pagkatapos noon ay narinig ko ang ungol ng isang duguang lalaki na nakahandusay sa paana ng isang wasak na motorsiklo. Agad kong nilapitan ng lalaki. Nang kapain ko ang kanyang pulso ay mahina na ang pinting nito. Kahit na sobrang takot ako noon ay nagawa ko pang mag-isip ng tama. Tinanggal ko muna ang backpack na suot ng lalaki. Kasunod noon ay ang pagkatanggal ko ng punit-punit niyang t-shirt. Kumuha ako ng tela noon saka itinali sa ulo niyang dumudugo. Malakas ang pagdurugo noon at halos buong mukha niya ay natakpan ng dugo. Napansin ko rin noon ang ilang sugat sa kanyang mga braso kaya yun din ang sinunod kong talian. Sinubukan kong kausapin ng lalaki pero ungol lang ito ng ungol. Kasabay ng paghingi niya ng tulong, tulungan mo ako. Malakas na rin ang buhos ng ulan noon nang makasigurado akong naampat ko na ang pagdurugo ng ulo niya. Dahil sa tinali kong tela ay naghintay na ako ng dadaang tricycle. Nagtagal pa ng ilang minuto ang paghihintay ko dahil walang dumaraan. Gabing-gabi na kasi noon at umuulan pa. Ilang minuto pa ang lumipas nang isang tricycle ang tumigil sa harapan ko. Sinabi kong tulungan niya kami noon. Noon naman ay nakita niya ang misteryosong lalaki. Nakasandal sa puno. Walang tanong na bumaba ang mama sa tricycle at magkatulong naming binuhat ang lalaki para isakay sa kanyang tricycle. Dinala namin ang lalaki sa pinakamalapit na ospital. At sa emergency room ay inasikaso naman siya ng mga doktor at mga nurse. At kahit na hindi ko kilala ang lalaki ay lubos ang pag-aalala ko sa kanya. Halos 2 pulgada kasi ang nakita kong laki ng sugat niya na malapit sa kanyang kilay. Hawak-hawak ko noon ang backpack ng lalaki. Nang may narinig akong tunog mula sa kanyang bag, binuksan ko ang bag at nandoon ang cellphone ng lalaki at may tumatawag na ang pangalang nakarehistro ay Mama. Hello anak? Nasaan ka? Gabing-gabi na. Boses ng isang babaeng galing sa kabilang linya. Hindi ako kaagad nakasagot dahil hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya. John? Hello? Nasaan ka na anak? Kanina pa kitang hinihintay ah. Muling sabi ng babae sa kabilang linya. Hello po? Paunang sabi ko. Nagulat ang babae sa kabilang linya at nagtanong kung sino ako. Hello ma'am? Huwag po sana kayong mabibigla pero naaksidente po ang anak ninyo. Nakita ko lang po siya sa daanan at dinala ko po sa ospital. Sagot ko sa ginang. Nakarinig ako ng pag-iyak at maya-maya pa ay sinabi ng ginang na pupunta siya sa ospital. Nakiusap din siya sa akin na huwag ko munang iiwanan ng anak niya hanggat hindi pa siya dumarating. Makaraan ng halos 30 minuto ay isang babae na nasa edad 50 ang nagtanong sa gwardya. Nang makita ko ang babae ay nilapitan ko siya kaagad. Ma'am, ako po yung nakakita sa anak ninyo. Magalang na sabi ko. Pagkakita niya sa akin ay napaiyak siya. Nakita niya kasi sa damit ko ang bakas ng napakaraming dugo. Dali-dali siyang lumapit sa akin at hinawakan ng palad ko. Nasaan ang anak ko? Okay lang ba siya? Umiiyak na tanong ng ginang. May tama po siya sa ulo pero ang sabi po ng doktor ay okay naman po siya. Inoobserbahan lang daw po, sagot ko sa babae. Maraming salamat, iha ha. Utang namin sa iyo ang buhay ng anak ko. Lumuluhang sabi ng ginang. Walang anuman po, kahit naman po sino siguro kapag may nangyaring ganun, gagawin din po ang ginawa ko. Sagot ko sa ginang. Niyakap muli ako ng babae at tinanong kung ano ang pangalan ko. At kung taga saan ako, na agad ko namang sinagot. Maya-maya pa ay tinawag ng doktor ang kasama ng pasyente. Nagpaalam na rin ako sa ginang. Sumakay ako ng tricycle pa uwi ng boarding house at habang nasa daanan ako ay bumalik sa isipan ko ang naganap sa amin ni Mike. Hindi ko lubos maisip papadudot na nagpadala ako sa kapusukan ni hindi ko alam kung taga saan siya,
kung anong klaseng tao siya. Ultimo buong pangalan niya ay hindi ko alam. Mangiyak-ngiyak ako sa tricycle. Gusto kong tawagan si Mike pero natatakot ako na hindi ko alam ang sasabihin ko matapos ko siyang basta na lang iwanan sa hotel. Ang takot ko noon ay baka iwasan niya ako. Baka galit siya sa pag-iwan ko sa kanya. Dalawang araw ko pa lang siyang kilala pero nahulog na ang loob ko sa kanya. Nakatulugan ko ng gabing iyon ng pag-iisip. Kinaumagahan ay nalimpungatan ako sa ring ng cellphone ko. Si Mike ang agad na pumasok sa isipan ko kaya dali-dali kong kinuha ang cellphone ko sa ibabaw ng aking cabinet. Ngunit hindi si Mike ang tumatawag kundi ang aking ina. Nagdalawang isip akong sagutin ang tawag dahil sa nagawa kong kasalanan. Pero tumunog muli ang cellphone. Anak, kumusta ka na dyan? Boses ni Mama. Okay lang ako, Ma. Mahinang sagot ko. Oh, eh parang matamlay ka. Umiinom ka ba ng gamot? Nag-aalala na sabi ni Mama. Wala to, Ma. Kagigising ko lang. Ah, ganun ba? Oh, sige. Nagpadala kami ng tatay mo ng allowance mo at ilang gamit na pangkusina. Kunin mo amaya sa terminal, ha? Sabi ni Mama. Maya-maya pa'y boses na ni Papa ang narinig ko. Anak, mag-aral ka dyan ng mabuti, ha? Iwas ka na muna sa mga barkada. Lalong-lalo na sa mga lalaki. Pangaral ni tatay. Naiyak na ako noon dahil hindi ko nagawa ang mga pangaral sa akin ng aking mga magulang. Bago pa man nila mahalata ang pag-iyak ko ay nagpaalam na ako at nagsabing maaga pa ang pasok. Kalbaryo ang mga sumunod na araw, Papa Dudut, dahil wala man lang akong natanggap na tawag o text man lang galing kay Mike. Kapag tinatawagan ko naman ay unattended ang number niya. Nahihiya naman ako magtanong kay Kathy kung kumusta na si Mike. Wala kasi silang alam sa mga nangyari sa amin. Hindi na ako nakapag-focus noon sa klase ko. Lagi kong iniisip ang maaaring ibunga ng kapusukan ko. Lalo na at hindi ko pa mahagilap si Mike. Wala akong balita sa kanya. Kapag may lakad ng barkada ay sumasama ako. Nagbabaka sakaling makita ko si Mike pero tanging si Jay at dalawang barkada na lamang niya ang nakakasama namin. Ilang araw pa ang dumaan hanggang umabot ng buwan, ngunit wala pa rin akong balita kay Mike. Hindi ko pa rin matawagan ang number niya. Isang madaling araw ay nagising akong bigla dahil biglang humilab ang aking sikmura. Dali-dali akong bumangon ngunit ilang metro pa lang ang naihahakbang ko ay umikot na ang paningin ko. Mabuti na lamang at nagising ang kakwarto kong si Ate Jen at inalalayan ako. Anong nangyari sa'yo, Mayla? Nag-aalalang tanong ni Ate Jen. Hindi ko masagot, Papa Dudut, ang mga tanong niya dahil bukod sa hilong-hilo ako ay hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari sa akin. Makalipas ng ilang minuto ay nawala na ang pag-alab ng aking sikmura at pagkahilo. Inalalayan ako ni Ate Jen pabalik sa higaan ko. Naiiyak na ako noon dahil iba na ang kutob ko. Pero nananatiling tikom ang mga bibig ko kahit na noong kinukulit ako ni Ate Jen na magsabi ng totoo. Tahimik lang ako hanggang sa iwan niya ako at bumalik na siya sa kanyang pagtulog. Ako naman ay hindi ko mapigilang mapaisip. Paano na kapag nangyari na ang kinakatakutan ko? Paano ito tatanggapin ng mga magulang ko? Nakatulugan ko na nga ang pag-iisip at tanghali na noong magising ako. Dumaan ang mga araw, lagi kong napapansin sa sarili ko ang malimit kong pagsuka sa madaling araw. Hindi na rin ako dinadatna ng dalaw ko kaya naglakas loob na akong bumili ng pregnancy test. At nanlumo ako, Papa Dudut, sa mga natuklasan ko. Dalawang linya ang lumabas mula sa dictator box ng pregnancy test. Dalawang guhit, buntis ako. Napaupo ako noon sa sahig ng banyo sa natuklasan ko. Paano na ako ngayon at paano ko ipapaalam sa pamilya ko ang aking pagbubuntis? Napakaraming pangarap ng mga magulang ko para sa akin at kayod kalabaw sila sa paghahanap buhay para mapaara lamang ako. Pero anong ginawa ko? Nagpadala ako sa tukso
Matagal akong nakasalampak sa sahig ng banyo habang humahagulhol. Saka lang ako tumayo nang may kumatok na. Dali-dali ako naghilamos para hindi nila mahalata ang pag-iyak ko. Hindi ako pumasok ng araw na yon at di na mapakali maghapon. Buntis ako at ni hindi ko alam kung nasaan ang taong nakabuntis sa akin. Tanging pangalan lang niya ang alam ko at hindi ko alam kung saan siya nakatira. Nadatnan ako ni Ate Jen na umiiyak. Hindi siya nagtanong at niyakap niya ako ng mahigpit. Iyak lang ako ng iyak at ipinagtimpla ako ni Ate Jen ng gatas at pinahiga para daw mahimasmasan ako. Kinaumagahan, Papa Dudut, ay nagdesisyon ako na umuwi sa bahay namin. Maglalakas loob akong sabihin sa mga magulang ko, Papa Dudut, ang kalagayan ko sapagkat sila lang ang matatakbuhan ko. Dasal ko lamang noon na sana'y maintindihan nila ako. Nadatnan ko si Papa na nag-repair ng kanyang lambat. Awang-awa ako sa itsura niya. Kubot na ang kanyang balikat kahit nasa 40 lang siya. Gulat siya noong makita niya ako at hindi niya inaasahan ang dating ko. Agad akong lumapit kay tatay at yumakap ng napakahigpit. Nagtaka siya sa inaasal ko kaya hinarap niya ako. Anak? May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Papa. Nakita ko din noon si nanay na lumabas ng bahay namin. Umiiyak na ako noon. Lumapit sa amin si nanay at inalo ako. Bago pa ako tuluyang mawala ng lakas ng loob, naghihintay ang mga magulang ko ng aking isasagot. Tay, nay, patawad po, buntis ako. Lumayas ka dito, babae ka. Wala kang utang na loob. Tay, patawad po, patawad. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya. Tay, nay, patawad po. Umalis ka na, Mayla. Hindi mo man lang naisip ang sakripisyo namin ng tatay mo. Nakakahiya ka, Mayla. Lumayas ka sa harap ko at huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan. Wala na akong anak na katulad mo. Hindi ka namin kailangan dito. Layas! Galit na sigaw ni tatay. Si nanay naman ay matatalim ang titig sa akin. Wala na akong nagawa noon, Papa Dudut. Lalo na noong makita ko si tatay na humawak na sa kanyang dibdib. Umiiyak ako noon habang pumunta ng daan at agad akong pumara ng masasakyan pabalik sa aming kasera. Iyak pa rin ako ng iyak noon hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na ako sa sasakyan. Isang tapik ang gumising sa akin, ang katabi kong pasahero, dahil nakarating na kami ng terminal. Umuwi ako sa boarding house na punong-puno ng hinagpis. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Papa Dudut. Napansin ako ng mga ka-boardmates ko at nag-usisa, ngunit hindi ko sila sinagot. Dalawang araw nang hindi ako nakapasok noon dahil sa matinding depresyon. Isang umaga ay nagising ako na parang may nakamatsyag sa akin habang tulog. Pagmulat ng mga mata ko ay nakita ko si Ate Jen. Nakangiti siya sa akin. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong niya. Hindi ako nagsalita noon, Papa Dudut. Pero noon pa man ay tumulo na ang luha ko. Mayla, kung may problema ka, magsabi ka lang. Andito ako para sa'yo. Alam ko naman yung pinagdadaanan mo kahit na hindi mo man sabihin. Bumangon ako sa higaan at niyakap si Ate Jen. Isang mahigpit na yakap ang sinagot niya sa akin. At kahit papaano ay nabawasan ang bigat ng dibdib ko. Naikwento ko sa kanya ang lahat. Ang kalagayan ko, ang pagtakwil ng aking mga magulang at ang katotohanang nawawala ang lalaking nakabuntis sa akin. Umiyak na rin si Ate Jen noon dahil sa matinding awa. Hindi daw niya ako pababayaan, so suporta raw siya sa akin. Payo sa akin ni Ate Jen ang ipagpatuloy ko ang pagbubuntis ko, ganun din ang aking pag-aaral. Ganun nga ang ginawa ko, Papa Dudut. Mabuti na lamang at nabayaran na ang buong tuition fee ko. Allowance na lang ang poproblemahin ko. Patapos na rin ako noon ng first semester. Natapos ko naman ang buong semester sa tulong ni Ate Jen. Siya ang nagbibigay sa akin ng allowance ko sa pang-araw-araw. Napakabait ni Ate Jen. Siya at ang sanggol sa sinapupunan ko ang dahilan kung bakit ko nilalabanan ang mga pagsubok sa aking buhay. Noong matapos ang semester, Papa Dudut, ay nagpa siya akong maghanap ng trabaho habang maliit pa ang tiyan ko.
Nag-apply nga ako sa isang hotel sa probinsya kung saan ay nagtatrabaho si Ate Jen. Eksakto kasi na nangangailangan sila ng chambermaid at laking tuwa ko noong matanggap nga ako bilang chambermaid. Malaking tulong din noon ang libreng meal mula agahan hanggang hapunan. Napakalaking tulong noon sa akin dahil wala na akong gagastusin pa. May lugar na rin doon para sa mga empleyado kahit lumipat na ako doon para wala nang gagastusin na pambayad sa boarding house. Ganon din si Ate Jen para maalalayan niya ako. At naging neto ko na nga ang 3,000 pesos na sahod ko. Kinabukasan nga ay nag-start na ako agad ng trabaho. Pilit kong kinalimutan ang problema ko, kailangan kong harapin ang bukas para sa anak ko. Maganda naman ang mga araw na nagdaan, nagagawa ko naman ng maayos ang aking trabaho hanggang sa isang araw ay napansin ako ng kasamahan kong chambermaid. Uy, tumataba ka ha? Walang mali siyang sabi niya. Namula ako noon papadudot dahil walang nakakaalam sa mga katrabaho ko na buntis ako. Tanging si Ate Jen lang at pinanatili din niyang lihim ang tungkol dito. Ayoko kasing makarating sa boss namin ang kalagayan ko dahil pwede akong matanggal sa aking trabaho. Kailangan kong makaipon para sa anak ko. Ngumiti na lamang ako sa kanya at hindi na lamang ako nagsalita pa. Ipinagpatuloy ko lang ang pag-aayos ng kobre kama. Dumaan pa ang isang linggo at talagang may nagbabago na. Umuumbok na ang tiyan ko at nahahalata na yon ang mga katrabaho ko. May mga araw pa nga papadudot na napapakinggan ko silang pinag-uusapan nila ako. Pero hindi naging dahilan yon para sumuko ako. Kahit na anong mangyari ay hindi ako magpapa-apekto. Pero darating din pala ang oras na kinakatakutan ko dahil isang araw ay pinatawag ako sa opisina ng supervisor namin. Mayla, may report sa akin na buntis ka daw. Seryoso at direktang tanong sa akin ng supervisor. Hindi ka agad ako nakapagsalita, Papa Dudut. Nahihiya ako kaya tumangon na lamang ako at yumuko. Isang buntong hininga ang narinig ko mula sa supervisor namin. Pagkatapos ay muli siyang nagsalita. Napakawalang konsensya ko naman kapag pinatigil kita sa trabaho mo. Pagbibigyan kita, magtatrabaho ka pa rin dito hanggang sa kaya mo para makapag-ipon ka. At kapag alam ko na hindi mo na kaya, eh ako na mismo ang magpapatigil sa iyo sa trabaho para sa kapanganakan mo, sabi niya. Napatingin ako sa kanya at hindi ko inaasahan ang katagang lumabas sa kanyang bibig. Naguunahan noon ang mga luha ko. Napakabait ng Diyos. Sa kabila ng mga nagawa ko ay hindi niya ako pinabayaan. Inilalapit niya ako sa mga taong may mabubuting kalooban. Sobra ang pasasalamat ko sa supervisor namin sa pag-iintindi. At ang sabi pa nga niya ay siya na lang daw ang bahalang magsabi sa may-ari. Punong-puno ako noon ng pag-asa na malalampasan ko ang pagsubok ng buhay ko. Malalampasan ko ang lahat ng iyon. Nagbibigay sa akin ng lakas ang batang ipinagbubuntis ko, ang aking anak. Nagpatuloy na ako sa pagtatrabaho ko sa hotel bilang chambermaid at napansin ko din noon na magandang trato sa akin ng mga katrabaho ko. May mga nagbibigay ng prutas, ang iba naman ay nagbibigay ng gamit para sa baby ko. Lumipas pa ang ilang buwan at malaki na talaga ang tiyan ko. 8 buwan na noon at nahihirapan na akong kumilos. Kaya walang nagawa ang supervisor ko kundi ang pagpahingahin muna ako sa aking trabaho. May naipon naman akong kulang-kulang 15,000 mula sa sahod ko na inipon ko ng 6 na buwan. Inipon ko lahat ng iyon at laking pasasalamat ko dahil dinagdagan pa ng supervisor ko ng 5,000 ang pera ko bago ako nagbakasyon. Utos daw yun ang may-ari, tulong nila sa akin at nagbigay naman sila ng assurance na kukunin ako matapos kong manganak. Naghanap kami ng bagong apartment ni Ate Jen. Naghati kami sa bayad. 3,000 din ang nabawa sa ipon ko pero maayos naman ang nakuha naming apartment. Kaya sulit din. Pagkalipas ng ilang araw papadudot ay nakasakay na ako sa isang wheelchair papunta ng delivery room. Si Ate Jen ang kasama ko noon at naging maayos naman ang aking panganganak. Normal ang naging delivery ko at di naman ako masyadong nahirapan. Ayon sa doktor ay lalaki daw ang baby ko at nang tanungin nila ako kung ano ang ipapangalan ko ay bigla na lang lumabas sa aking bibig ang pangalang Maiko.
Masayang masaya ako noon, Papa Dudut, na isiping nakaraos din kami ng anak ko. At matapos noon ay nakatulog na ako ng napakahimbing. Kagigising ko lang noon sa ward nang namulatan ko si Ate Jen na mugto ang mga mata. May kausap siyang doktor. Bumangon ako sa kama at nagtanong kung ano ang problema. Tumingin sa akin ang doktor samantalang si Ate Jen ay umupo sa tabi ko. "Mrs., may problema sa sanggol," ang sabi ng doktor. "Anong problema, Doc? Kumusta na po ang baby ko?" Nag-aalalang tanong ko sa doktor. "May hemolytic disease ang anak ninyo, Mrs. Ang ibig sabihin noon ay may abnormality sa red blood cell ng bata. Mababa sa normal ang count at nagli-lead sa fatal anemia. Kapag hindi naagapan ang pagbagsak ng red blood cell niya, delikado." Seryosong sagot ng doktor. Napahagulhol na ako noon, Papa Dudut, kahit pa hindi ako pamilyar sa mga sakit na yon. Natatakot ako sa maaaring mangyari sa anak ko. "Ano bang gagawin ko sa anak ko, Doc?" tanong ko sa gitna ng aking pagluha. "Kakailanganin niya ng blood transfusions at close monitoring dahil mahina pa ang vital organs niya." "Mrs., hindi naman po sa tinatakot ko kayo, pero maaari niya itong ikamatay," ang sabi ng doktor. Napayakap sa akin si Ate Jen dahil humahagulhol na ako noon. Marami pang pinaliwanag ang doktor pero wala na akong naintindihan sa mga sinabi niya dahil takot ako sa maaaring mangyari sa anak ko. "Hindi mamamatay ang anak ko. Doc, parang awa niyo na. Huwag niyong pababayaan ang anak ko. Siya na lang ang natatanging lakas ko. Gawin niyo po ang lahat. Magbabayad po ako, ipapangako ko sa inyo, Doc. Makaligtas lamang ang anak ko. Ayokong mawala siya sa akin." Halos mabaliw ako noon sa pag-iisip. Napakarami ng pagsubok na dumating sa buhay ko at hindi ko kakayanin kapag ang anak ko na ang pinag-uusapan. Nang ma-discharge ako, Papa Dudut, ay agad kong pinuntahan ang anak ko. Nasa loob siya ng incubator at may nakakabit sa kanyang oxygen. May nakita na rin ako noon na bag ng dugo para sa kanyang blood transfusion. Halos manghina ako sa mga nakita ko sa kalagayan ng anak ko. Napakaliit niya para pagdaanan ng mga prosesong yon. Ilang minuto pa lang ay may isang nurse ang nagabot sa akin ng reseta. Madami ang mga nakasulat at hindi ako pamilyar sa mga gamot na nakasulat doon. Pinabili ko kaagad kay Ate Jen ang mga gamot. 2 araw na kami sa ospital nang makatanggap muli ako ng reseta. Wala pa daw development sa anak ko. "Mayla, wala na tayong pera. Wala nang 1,000 ang natira sa pinahawak mo sa akin," ang sabi ni Ate Jen. Natulala ako sa mga sinabi ni Ate Jen. Wala na raw kaming pera. Hahayaan ko na lang ba siyang mawala sa akin? Hindi ko na alam ang gagawin ko noon at saan ako kukuha ng pambili ng mga gamot para sa anak ko. Wala akong alam na pwedeng lapitan. Maya-maya pa ay may lumapit sa akin na nurse at hinanap ang gamot na ipinabili ng doktor. Kailangan na raw maibigay iyon sa bata. Nakatulala lang ako sa nurse noon. "Miss, kailangan na pong maibigay sa anak ninyo ang gamot. Hindi pwedeng madelay yon," ang sabi ng nurse. Nagpanik na ako noon at hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumakbo ako palabas ng ospital at sumakay ng tricycle. Yun na siguro ang karera ng buhay ko na hindi ko nakakayanin. Ang dami kong kinakarga. Parang buong mundo ay buhat ko at hindi ko na alam kung saan ako makakausad. At ang tanging naging lakas ko ang kagustuhang mailigtas ang anak ko. Alam kong siya ang tanging paraan para makayanan ko pa ang mabuhay. Ganun pala ang pakiramdam, Papa Dudut, kapag anak na ang pinag-uusapan. Gagawin mo ang lahat para sa kanya. Kailangan kong mag-provide ng pera sa loob ng 1 oras. Nanlulumo ako sa isiping hindi ko magagawa iyon at mawawala sa akin ang anak ko. Hanggang sa isang desisyon ang nabuo sa isip ko. Noong makita ako ng lalaking manager ay ngiting-ngiti ito, tinitingnan niya ako mula sa ulo hanggang paa. Matapos kong sabihin ang pakay ko ay nagtanong siya.
Eh, ilang taong ka na? Tanong niya na may kasama pang haplo sa pisngi ko. Diring-diri ako sa kanya noon pero nangibabaw ang pangangailangan ko. Nagsinungalin ako sa kanya at sinabi kong 18 na ako kahit na ang totoo ay 17 pa lamang ako. Napangiti sa akin ang manager. Matapos akong papirmahin sa isang waiver ay sinabihan niya akong bumalik ng alas 7 ng gabi. Umuwi nga ako sa apartment at nagpalit ng damit. Isinuot ko ang pinakamaiksi kong palda, nag-tube lang ako at naglagay ng makapal na make-up. Halos masuka ako sa itsura ko pagtingin ko ng salamin. Hindi ko nakikita ang dating Mayla. Ang nakita ko ay isang babaeng walang kinabukasan. Pero sinabi ko sa babae sa salamin na siya ang magiging susi para maligtas ang anak ko. Pumatak pa ang luha ko habang sinasambit ang mga katagang yon. Pagsapit ng alas 8 ng gabi ay nakaupo na ako kasama ang ilang babae sa harap ng bar. Pare-pareho kami ng itsura, maiksi ang suot, makakapal ang makeup at puro sila tawanan noon. Pero nanatili akong tahimik. Masayahin sila pero halata sa kanila na may dinadala din silang problema na kagaya ko. Sa kabila ng sarili kong problema ay nakaramdam ako ng awa sa kanila. Naisip ko noon na baka kagaya ko din sila at matindi ang pangangailangan kaya napasok sila sa ganoong gawain. Maya-maya pa'y lumalim na ang gabi, dagsaan na ang ilang kalalakihan sa bar. Nakayuko lang ako noon habang isa-isa nang umalis sa hilera ng mga upuan ng mga kasamahan ko. Nagulantang pa ako noon nang may tumayo sa harapan ko. Malaking lalaki siya, may katabaan na talagang malaki ang tiyan, nasa edad 50 ang lalaki. Gusto ko nang kumaripas noon ang takbo pero nanaig ang kagustuhan kong kumita ng pera, kaya tumayo ako at hinarap ang lalaki. Miss, pwede ka ba? Tanong ng mama. Mataba ang lalaki at may kalakihan ng tiyan, natatakot ako sa kanya noon pero nagtapang-tapangan ako. Magkano? Balik na tanong ko. Depende sa kaya mo, miss. Kapag naging maganda ang transaksyon natin, eh dodoblehin ko, ang sabi ng mama. Ngumiti ako sa kanya kahit nagre-reklamo ang kalooban ko. Kumapit nga ako sa braso ng lalaki at sumama sa loob ng bar. Uminom muna kami ng lalaki na napagalaman kong Ricardo ang pangalan. Niyaya ko na siyang umalis noon para matapos na at mabalikan ko na ang anak ko. Masyado ka namang atat? Walang libre ngayon. Kung may pambayad ka talaga, eh tapusin na natin to. Ah, ganun ha? Sinusubukan mo pala ako ha? Halika, patitikimin kita ng hinahanap mo. Nakangising sabi ni Ricardo sabay hila sa akin palabas ng bar. Sumakay kami sa kanyang bagong-bago na kotse. Habang nasa daanan ay dasal ako ng dasal na sana'y patawarin ako ng Diyos sa gagawin ko. Namalayan ko na lang na pumasok na kami sa isang lobby ng hotel. Laking pasalamat ko na lang na hindi kami pumasok sa hotel na pinagtatrabahuhan ko. Nakayuko lang ako nang mag-inquire si Ricardo sa rate ng kwarto. Pagkatapos ay sumakay kami sa elevator. Sa elevator pa lang ay hinalikan na niya ako. Buo na ang loob ko noon sa mga mangyayari. Tanggap ko na noon ang kapalaran ko. Ilang saglit pa ay nasa loob na kami ni Ricardo ng kwarto. Pagpasok sa kwarto ay siniil na ako ng halik ni Ricardo. At halos mapunit na ang damit ko sa pagmamadali niya. Nang eksaktong mag-ring ang cellphone ko. Hindi niya yon pinansin pero nawala ako sa focus kaya napatingin ako sa bag ko sa ibabaw ng kama. Nagpapatuloy pa rin siya sa ginagawa niya. Pero ako naman ay tuluyan ang nawala sa focus. Ano ba? Akala ko pa gusto mong kumita ng pera. Galit na sigaw ni Ricardo. Gusto ko nang tapusin natin to. Naiiritang sabi ko sa kanya. At akmang sisilin na niya ako ng halik nang mag-ring muli ang cellphone ko at nawala na ako sa focus. Anak nang, sagutin mo na nga muna yung storbo na yan. Sigaw ni Ricardo sa mukha ko kasabay ng pagtulak niya sa akin sa kama, sabay alis at pumasok sa loob ng banyo. Kinuha ko naman noon ang cellphone ko at napag-alaman kong si Ate Jen ang tumatawag. Pagkasagot ko ng cellphone ay nagsalita ka agad si Ate Jen. Asan ka na ba? Kanina pa ako tumatawag eh. Kailangan mong bumalik ng ospital ngayon din. Bakit? Anong nangyari sa anak ko, ate? Nag-aalalang tanong ko. Basta bumalik ka na sa ospital ngayon din. Ang sabi ni Ate Jen bago siya nawala sa kabilang linya. Bumilis ang pintig ng puso ko at hindi ko nakakayanin pa kapag may nangyaring masama sa anak ko.
Agad kong inayos ang sarili ko noon bago ako tumalilis paalis ng hotel. Bahala na kung isumpa ako ni Ricardo kapag nalaman niyang tinakasan ko siya. Ilang minuto pa'y naglalakad na ako sa pasilyo ng ospital dire-diretso nang nadatnan ko si Ate Jen na kausap ang isang doktor. Pero laking takot ko nang hindi ko makita ang anak ko sa incubator. Nangihina na ang loob ko noon at gusto ko nang gawin ang tumakbo palayo. Pero bago ko pa magawa yun ay nakita na ako ni Ate Jen at tinawag na niya ako. Nagulat siya nang makita niya ang itsura ko, pero bago pa siya nagsalita ay muli na niyang inabot sa akin ang mga papel. Puro resibo yun ang gamot na nagkakahalaga ng humigit kumulang 8,000. Napamaang na lang ako noon kay Ate Jen nang magsalita siya. Inilipat na si Baby Michael sa isang private room at ayon sa doktor ay oobserbahan na lamang. Kapag nasiguradong tuloy-tuloy na ang pagtaas ng red blood cell ng bata, ang wika ni Ate Jen na maluwang ang pagkakangiti. Parang nabunutan ako ng napakalaking tinig sa dibdib sa sinabi ni Ate Jen. Pagkaalis ng doktor ay inusisa ko siya. Paanong nabili ang lahat ng gamot, ate? Takang tanong ko sa kanya. May lalaking nagpunta rito kanina. Tinatanong niya kung sino ang ina ng sanggol at nung sinabi ko ang pangalan mo ay agad siyang umalis. Nagulat na lang ako nang may lumapit sa akin at doktor na may daladalang mga gamot para sa baby. Ayon sa doktor ay may lalaki daw na nagtanong sa kanila sa nurse station sa kakailanganin ni baby. Pagkatapos ay bumalik na ang lalaki na dalang lahat ng kailangan ng bata. Mahabang sabi ni Ate Jen, lalaki? Sino ang lalaking yun? Maang natanong ko. Ewan ko pero pogi ah, natatawang sabi ni Ate Jen. Puno pa rin ako ng pagtataka noon kung sino ang lalaking yon nang muling magsalita si Ate Jen. May inabot nga pala sa akin yung doktor o. Eto, sabi niya sabay abot ng isang sobre. Binuksan ko ang sulat at laking gulat ko nang napagalaman kong tigi 1,000 pera ang laman ng sobre. Nasa 20,000 ang laman. Kalakip noon ang isang sulat kamay at tandang-tanda ko ang laman ng sulat. Maaaring hindi mo ako kakilala pero huwag kang mag-alala. Hindi mo utang ang lamang pera sa sobre na ito, maging ang ibinayad ko sa operasyon ng anak mo dahil matagal ka nang nakabayad sa akin. Ako ang nagkautang sa iyo pero kahit na magkanong halaga ay hindi ko yun mababayaran. Walang katumbas na halaga ang ibinigay mo sa akin noong September 22, 2006, ang sabi ng sulat. Napaiyak ako noon nang mabasa ko ang laman ng sulat. Si Mike, siya ang kasama ko sa hotel ng gabing iyon. Nagbalik si Mike, ang ama ng anak ko. Mahaba-haba ang sulat noon pero hindi ko na natapos pang basahin ang magring ang cellphone ko. Sinagot ko kaagad ang tawag galing sa isang unregistered number. Kumusta ang baby mo? Tanong ng isang boses na sa alaala ko ay minsan ko nang nakausap. Nasa operating room pa siya. Salamat sa tulong mo. Ang sabi ko sa caller na sigurado akong si Mike. Walang anuman yun, ang sabi naman ng lalaki. Akmang magpapaalam na noon ang lalaki sa kabilang linya kaya naglakas loob na akong tanungin siya. Gusto kong magpasalamat ng personal sa'yo. Pwede ba tayong magkita? Tanong ko sa lalaki. Matagal bago sumagot ang lalaki, maya-maya pa'y pumayag din siyang makipagkita. Kinaumagahan nga papadudot, tumayo lang ako sa gilid ng gate tabi ng tindahan ng school supplies nang magring ang cellphone ko. Sinagot ko ang tawag at inutusan ako ng lalaking lumapit sa isang puno ng akasya. Paglingon ko sa akasya ay may nakita akong isang lalaki. Nakatagilid siya pero sigurado na akong si Mike yon. Nakangiti na akong papalapit ngunit ng ilang hakbang na lamang ay lumingon ng lalaki. Matangkad ang lalaki. Malaki ang bulto ng pangangatawan. Prominente ang features ng kanyang mukha at pamilyar ang kanyang mukha sa akin. Pamilyar pero isa ang nasigurado ko dahil kahit 2 beses ko pa lamang nakita si Mike ay nakakasigurado ako papadudot na hindi siya ang lalaking nasa harapan ko. Natigil ako sa paghakbang at nagpalingalinga ako sa paligid. Hinahanap ko kung nasaan si Mike pero narinig ko ang lalaki nagsalita. Hi! Tipid na bate ng lalaki. Napalingon ako sa kanya at nasilayan ko ang kanyang pagngiti. Itinuro ko pa ang sarili ko noon bilang tanong kung ako ba ang kausap niya. Tumango ang lalaki at muling nagsalita. Ako si John,
ang sabi ng lalaki sa bayabot ng kanyang palad. Sinuklian ko naman siya ng alanganing ngiti. Tinanggap ko na rin noon ang pakikipagkamay niya. Ikaw bang nagbigay ng pera para sa anak ko? Tanong ko sa lalaki. Tumango siya. Maraming salamat pero paano ko mababayaran ng ganong kalaking halaga? Tanong ko sa lalaki. Hindi ba sabi ko naman bayad ko sa iyo yun? Nakangiting sabi ng lalaki. Bayad? Wala naman akong maalalang may nagkaot ng sakin . Maang natanong ko. Alam mo, hindi lahat ng utang ay sa pamamagitan ng salapi. Oo, malaki ang utang ko sa iyo. Utang ko sa iyo ang buhay ko at hindi pa sapat ng kahit na ilang milyon para mabayaran ko ang utang na yon. Ang sabi ng lalaki. Punot noon na ako sa kanya noon dahil hindi ko alam ang tinutukoy niya. September 22, binigyan mo ko ng pagkakataon para muling mabuhay. Dito mismo sa tabi ng punong ito, dito mo ko niligtas sa kamatayan. Muling sabi sa akin ni John. Noon ako napaisip, Papa Dudut. September 22, gabing nagkita kami ni Mike sa isang hotel at may nangyari sa amin. Sa tindi naman ng konsensyang naramdaman ko ay umalis ako ng hotel at naglakad-lakad. Umiiyak na ako noon kasabay ng pagbuhos ng ulan nang biglang may narinig akong bagsak ng isang mabigat na bagay. Isang motorsiklo ang tumambad mismo sa harapan ko kasabay ng pagbagsak din ng isang duguang lalaki. Ako ang lalaking tinulungan mo at dinala mo sa ospital. Ang pukaw ng lalaki sa pagbabalik tanaw ko. Napatingin ako sa lalaki at napansin ko nga ang halos 2 pulgadang peklat malapit sa kilay niya. Siya nga ang lalaking naaksidente na dinala ko sa ospital. Ikaw yun? Hindi makapaniwalang sabi ko. Oo, ako yun. Kung hindi dahil sa'yo, baka matagal na akong kakosa ni kamatayan. Pagbibiro ng lalaki. In fairness, natawa naman ako sa joke niya. Matapos naming magkwentuhan ay nagayapa si John na kumain sa isang restaurant. Pumayag naman ako, Papa Dudut. Kakaiba si John at nahalata ko din ng kakaibang trato niya sa akin na parang matagal na niya akong kakilala. Sa ilang minuto naming magkasama ay parang may iba akong naramdaman. Masarap na pakiramdam yon. Para akong ipinaghihele sa ulap. Pagkatapos naming kumain ay niyaya ko din siya sa ospital. Ipinakilala ko siya kay Ate Jen at animoy nakarinig ng isang romantic movie nang marinig niya ang kwento ko. Ibinaliwala ko lang ang palipat-lipat na mga tingin niya noon sa amin ni John. Mabilis ang naging development ni baby. Lumipas ang 1 linggo at nakauwi na kami ng anak ko sa apartment. Kasama namin noon si John na siyang umalalay sa amin ang buong linggo. Sa sandaling panahon ay nakilala ko na ang pagkatao ni John. Isa siyang civil engineer at noong gabing nailigtas ko siya ay dispedida sana niya papunta ng Saudi pero yun nga, naganap ang aksidente. Nakapag-decide na rin siyang hindi tumuloy at tinanong daw niya ang mama niya kung ano ang nangyari. At nang mapag-alaman niyang isang babae na nagngangalang Mayla ang tumulong sa kanya, doon na siya nakapag-decide na hanapin ako nang lumabas siya ng ospital. Nahanap naman daw niya ako at siya ang kumausap sa may-ari ng hotel na huwag akong tanggalin sa trabaho. Magkaibigan daw kasi sila at kinausap din daw niya ang supervisor na sabihing huwag akong bibigyan ng sama ng loob ng mga katrabaho ko. Nalaman ko rin siyang nagbigay ng karagdagang 5,000 na ibinigay sa akin ng supervisor namin. Noon pa man ay tinutulungan na pala ako ni John. At noong napag-alaman daw niya sa supervisor namin na nasa ospital kami ng anak ko ay nagmadali siyang puntahan kami. Napakadakila ni John at sa mga nalaman ko ay hindi ko napigilan na mahulog ang loob ko sa kanya. Pero hindi ko muna in-entertain ang nararamdaman ko dahil nagpapagaling pa ang anak ko at isa pa ay kapapanganak ko lang. 4 na buwan matapos ang bangungot sa buhay ko ay nagpaalam si John na aalis siya papunta ng Saudi. Nalungkot ako noon pero bago siya umalis ay may sinabi siya sa akin. Mahal daw niya ako at gusto raw niya na pakasalan ako. Dahil mahal ko naman si John ay sinagot ko siya at sa kabila kasi ng pagiging dalagang ina ko ay tanggap niya ako. Choosy pa ba ako?
Gusto raw niya akong pakasalan bago siya umalis, pero 17 pa lamang ako noon at hindi pa pwede, kaya tama lang daw na mag-abroad muna siya para makaipon din. 7 taon ang pagitan namin ni John, pero baliwala lang yon dahil ang importante ay nagmamahalan kami. Bago siya umalis papunta ng Saudi ay ipinakilala niya ako bilang girlfriend sa kanyang mga magulang. Tuwang-tuwa noon ang mama ni John at tuwang-tuwa din ang papa ni John kay baby Maiko. Napakasaya ng araw na yon, Papa Dudut. Sa kabila ng mga napagdaanan ko ay hindi ko akalain na may naghihintay pala sa aking ligaya. Nagpunta nga si John ng Saudi at halos araw-araw siyang tumatawag. Sinusuportahan niya kami ng baby Maiko ko at maligayang maligaya ako noon, Papa Dudut. Nakahanap ako ng lalaking tatanggap ng pagkatao ko at may baby akong super cute, pero isang araw ay nagising ako na parang may kulang pa sa buhay ko. Kaya isang desisyon ang nabuo sa isipan ko. December 27, 2007, bumiyahe kami ni baby Maiko papunta sa probinsya. Kabababa ko lamang noon ng sasakyan nang namataan ko si Papa na nag-aayos ng kanyang mga lambat. Nagulat siya nang makita niya ako. Karga-karga si baby Maiko. Nahihiya akong lumapit sa kanya noon, pero laking gulat ko nang tawagin niya ako. Anak? Siya na ba ang apo ko? Ang sabi ni tatay na naluluha. Naiyak na rin ako noon at nagmamadali ng naglakad papalapit sa kanya. Sakto naman palabas ng bahay si nanay at halos madapa siya noon sa paglapit sa amin. Mahigpit ang yakap ng mga magulang ko sa akin at tuwang-tuwa sila kay baby Maiko. Yun na ata ang pinakamasayang Pasko sa buhay ko, Papa Dudut. Sa kabila ng mga dagok sa buhay ko ay nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nananatili akong nakatayo. Ang karera ng buhay ko ay mabilis, mabagal at may pagkakataong hindi na umuusad. Pero nakarating pa rin ako sa finish line at panalo ako. Alam ko sa darating na bukas ay marami pa akong karerang sasalihan at ipinapangako ko na gaano man katarik ang lupang nadaanan ko, gaano man kalayo at kahit na ilang beses pa akong madapa ay kakayanin ko sa tulong ng mga taong nagmamahal sa akin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay kasal na kami ni John. Nasa Saudi siya. Si Ate Jen ay kasama ko pa rin. Nakatira na kami sa bagong bahay namin at ninang siya ng baby Maiko ko. Sitting pretty ako, Papa Dudut, dahil ayaw ni John na magtrabaho pa ako. Pag 7 na daw si Maiko ay ipagpapatuloy ko ang pag-aaral ko. Si tatay ko naman sa ngayon ay natupad na ang pangarap niya na magkaroon ng bahay na bungalow. At mayroon na rin silang sariling pinagkakaabalahang negosyo ni nanay. Anyway, hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana po ay nakapagbigay ako ng kaunting paalala sa mga kabataan na huwag magpapadala sa kapusukan. Walang maibibigay na kabutihan yan sa inyo. Maniwala kayo sa akin dahil iyon ay napagdaanan. Ganun pa man ay magsilbi din sana akong inspirasyon sa iba na nawawala ng pag-asa. Magandang araw po sa lahat ng mga katulad kong single mother at sa lahat ng mga nakikinig. Huwag po natin silang huhusgahan dahil hindi natin alam kung gaano kabigat ang kanilang dinadala. Salamat po at magandang araw, ang inyong kabarangay, Mayla. Maraming maraming salamat, Mayla, sa pagbabahagi mo ng iyong barangay love stories. Para po sa lahat ng ating mga kabarangay na tulad po ni Mayla na pinagdaraanan ng mga ganito sa kasalukuyan, tandaan na madapa man tayo, matuto tayong tumayo at laging isiping hindi dapat ikahiya ang pagiging isang single mom. Mahirap at maraming pagdadaanan ng isang single mom. Kaya naman humahanga tayo sa kanila na ipinagpapatuloy ang pagtaguyod sa kanilang mga anak. Sapagkat ang buhay ay mayahalin tulad po natin sa isang gulong na umiikot. Madalas nasa baba at minsan ay nasa itaas. Dito makikita ang lakas ng loob ng isang tao kung paano siya sasakay sa gulong ng buhay. Maraming tao ang sumusuko kaagad-agad sa laban. Ngunit may mga taong naninindigan para magtagumpay. Hindi para sa kanilang sarili kundi para sa kanilang mga anak. Tulad ni Mayla. Kaya dapat natin silang hangaan. Hanggang sa muli, mga kapuso, ako po si Papa Dudut. Nakasama ninyo sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay
love stories.